Hello and welcome po dito sa channel natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung actual work earnings dito sa Octiba na mababayaran tayo ng $3.5 per hour at ipapakita ko sa inyo yung actual payment. At ituturo ko din sa inyo kung paano siya ginagawa. At bago po tayo magsimula, ito po yung mga freelancing website na kung saan tayo gagawa ng mga profile para sa mga ganitong trabaho. At ito po yung mga recommended ko, yung upworkfreelancer.com at yung onlinejobs.ph. At kung first time nyo naman pong mapanood yung video na to, visit lang tayo sa channel, panoorin natin yung online jobs tutorials guide natin para malaman natin kung saan tayo magsisimulang manood ng mga tutorials natin at malaman natin yung laman ng channel natin. At huwag po natin kalimutan i-click yung subscribe at yung bell notification para po ma-notify kayo or ma-update kayo sa mga bagong tutorials na i-upload natin. At dito rin po natin makikita yung ibang mga skills na pwede natin pag-aralan dito sa online jobs. And here we go dito sa Octiba. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung actual work or kung ano yung mga trabaho na gagawin natin dito sa Octiba. So ano ba yung Octiba? Yung Octiba is dropshipping tools na ginagamit ng mga kliyente na nagtitinda dito sa eBay pero hindi sila mga dropshipper. So yung Octiba ginagamit to sa mga auction or sa mga client na hawak nila yung mga items nila. So mag-iba siya dun sa mga AutoDS tools, Yabale, DSM tools, magkakaiba sila. So etong Octiba ginagamit to ng mga kliyente na yun nga, on-hands yung mga items nila. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung actual earnings dahil bumalik ako sa online jobs para maipakita sa inyo yung mga actual work no, na nag-earn tayo ng pera. Yan. So ngayon, dito, binigyan ako ng instruction. Binigyan ako ng video. Sinendan niya ako ng video kung kahit sabihin na natin na alam ko na kung paano gawin. Pero, yung mga kliyente na makukuha nyo is gumagawa sila ng mga video na ina-explain nila kung paano nyo eksaktong gagawin yung mga trabaho nyo. Kaya, kung wala kayong experience dito sa Octiba, hindi problema yan. Dahil pinapakita nila step by step din kung ano yung gagawin nyo, ano yung pipindutin nyo, nakagaya ng ipapakita ko sa inyo ngayon. So yan, ngayon, dahil nga sinendan niya ako ng video, alam ko na yung gagawin ko, ito yung ipapakita ko sa inyo. So dito, bumalik ako sa online jobs para ipakita sa inyo na kumikita tayo ng pera dito. No? So dito, ang rate ko ay $3.5 per hour. So, nakapag-work na ako ng 30 minutes, nakapag-earn na ako ng $1.75. So, ngayon, itutuloy ko na siya or i-open ko na yung time ko. So, yan. Ngayon, dito pupunta ako sa binigay niya sa akin na hindi siya spreadsheet. Binigyan niya ako ng WordPad kung saan may mga link, may mga description, may mga title kagaya nito, no? Meron akong link. So ang binibenta ko is Gildan men's t-shirt. Gagawin ko yung link ay i-search ko siya dito sa browser natin sa Google. So ito yung binibenta niya. So ngayon, ang gagawin natin, pupunta tayo sa Octiba. Ngayon, pupunta tayo sa listing. Pupunta tayo sa management or manage. Kasi bubuksan natin yung templates na gusto niyang gamitin natin. Kagaya na nakikita nyo rito. May dress, may intimates, may jeans, shorts, swimwear, top and jacket, di ba? So dito tayo sa tops and jackets. Kasi tingin ko yung gilda na to, sando, pang top pa rin siya. Edit. Tapos ang gagawin ko, kukunin ko yung source. So, ito yung source, ito yung magiging templates. So, iba-iba sila ng mga diskarte dito. So, unang kliyente ko dito sa Octiba, hindi ko to ginawa. No? Kaya, every time na magkakaroon kayo ng kliyente rito, bibigyan nila kayo ng instruction. Yun kagaya ng sinabi ko. So, ikakopy ko to lahat. Then, pupunta ako sa create new. So, magkikreate tayo ng bagong listing. So, sinabi ni client na fixed price. Sinabi niya na ang gagamitin natin na account, yung FTC na $6.99. Yan. Sunod, naka-fixed price na, naka-FTC $6.99. Ngayon, pupunta ako sa title. Ang gagawin ko, kakopy ko yung title na to gaya ng... So, ito hindi to ano ah, hindi to yung kung ano lang yung alam nyo. Ito is sinabi ni client. Kinapi ko yung Gildan. So, dapat dito, ang nauuna daw ay yung Gildan or yung manufacturer or brand.
So, ilalagay ko rito yung title. At kakapi ko tong black size large. Kagaya ng sabi niya. Yan. Then, tapos na tayo sa title. Ngayon, dito sa templates, kakapi ko to. Tapos, babalik ako sa listing. Ipipaste ko muna siya dito sa item description ko. So, hindi ko siya ipipaste basta-basta. I-click ko muna yung source. Dahil ang ilalagay natin is HTML. So, pag-click natin ng source, i-click ulit natin yan para lumabas yung pinaka-outcome niya or yung output neto na templates na to. Ngayon, ang gagawin ko, pagkatapos ko sa title, pupunta ako dito sa category. Magbabrowse ako ng category. So, dito, siya ay clothing, shoes, and accessories. Then, men's, clothing, sabihin na natin na, ano ba siya? Shorts, shirts. Dress shirts. So, kasi sando siya, no? Ano kaya ang ano niya? Suit, jeans, under... Let's say, underwear. Pwede. Or, pwede natin sabihin na shirts na lang, then dress shirts. Check natin. Full enclosure, classy, comfortable, tag-free. A-shirts. At nawala. So, wala akong makitang A-shirts. Long sleeve suits, sweaters. Kaya okay lang to kahit tumagal kayo. Kasi tumatakbo naman yung oras niyo. Tsaka wala naman tayong limit sa pag-delist. T-shirt. And choose natin T-shirt. Dahil hindi ko alam yung kategory ng sando, no? So, UPC. May binigay ba siyang UPC? So, walang UPC. Ang gagawin ko ay does not apply. Pero kung mapapansin nyo rito, yung iba may UPC. Ayan. Next. Pupunta ako sa... yung second category, hindi nyo nalalagyan to. Ang gagawin na natin ay... Dito tayo sa item description. Customize item specifics. Brand ay Gildan. Color is black. Tama ba? Ang size niya ay... check natin. Large. Regular and large. But ayaw. Yan, large. Tapos yung accent, so remove na natin to, wala na siya nyan. Yung California, wala na siya nyan. Character family, so bakit ko to nire-remove, no? Ayun kasi yung nasa instruction niya. Kaya huwag kayong mag-aano na but paano mo nagagawa yung nire-remove, ba't mo siya nire-remove? Kasi may instruction siyang binigay. So sa chest size, dahil wala naman tayong nakikitang chest size, dahil sando siya at nai-stretch, hindi na natin kukunin. Department, men, fabric type, punta tayo dito ulit. Fabric 100% cotton. Or, ayan. Sa features, sabihin na natin na stretch. Sa fit, sabihin natin na
pull on closure. Dahil wala naman, no? Hindi natin siya makita. So, remove natin siya. Garment care, machine wash. Ayan, dyan nyo siya makikita. Graphic, no, remove. Handmade, no. MPN, remove. Manufacturer color, black. Materials, ayan. Yung, pwede, inuulit lang din. Kung ano yung tanong, ulitin nyo lang din. Kasi yun yung instruction niya. Susundin lang natin yan. Model, neckline, round. Round neck ba to? Ayan, round neck. Pattern is solid. Solid dahil full black, all black siya. Personalized, no. Product line, remove. Season, pwede natin lagay sa lahat. Except lang yung winter. Sleeve length, short sleeve, sleeveless. Yan. Team, wala. Type, this one is bottom up. Pull on closure. Hindi ko alam yung English ng sando. Maano ba yung English ng sando? Vintage, no. Year manufacturer. Yung type, hindi ko masabi, no. Sleeveless na lang. Yan. So, dahil tapos na, sasubmit na natin. Ganun lang. Hindi naman importante, no. Kasi, hindi importante na yung mailagay natin. At least yung mga importante lang na, ano, na kailangan ilagay. Yung size, color, kung ilan pack. Pero yung ibang mga access na tinatanong niya ng mga specification na hindi natin alam, hindi natin ano, huwag na natin lagay kasi di naman natin alam. Kasi ilalagay natin yung description niya rito. Kukunin natin yan, yung description na yan. At ilalagay din naman natin siya dito sa in-edit natin kanina. Yan. At again, instruction to ni client. Tapos pupunta tayo dito sa ilalim. Kukunin natin itong product description at ipipaste natin dyan. So, ba't alam na alam ko yung trabaho? Kasi tinuro niya rin sa akin step by step. Yun. Yun yung day lang kaya alam ko siya. Pero nagkaroon ako na experience sa trabaho na to. At nakaisang picture na tayo. So, nabayaran na agad tayo dito. Ngayon, sa images naman na ilalagay natin dito, kukuha tayo dito sa Amazon. So, dito sa Amazon, gagamit tayo ng Photoshop. Kasi, kagaya na ito, no? Hindi natin siya masisave as. Dito, gagamit tayo ng Photoshop. So, sa mga walang Photoshop, visit kayo sa group natin sa Facebook. Maraming may alam doon kung saan makakapag-download. Gagamit ako ng snipping tool. Copy. Control-C. Tapos, pipaste ko siya. Ayan, nagpicture na naman. Every time na nagpipicture yan, kumikita tayo, no? Ayan. Resize. Enter. File, save as. JPEG. Tapos, yung file name, gaya ng sabi ni client, ang gagamitin natin file name is yung title, then number 1. Okay. Next, punta tayo dito sa kabila. Ayan. File. Number 2. Ganun lang kasimple. Ang gusto ko rito nakakalibang eh. Kasi ang dami mong ginagawa. Copy. Paste number 2. Then pupunta ulit ako sa Amazon. So yan. Snipping tool.
kukunin natin lahat ng mga images. Kasi yun ang instruction sa atin. So, ganun lang kasimple. Paulit-ulit nyo lang tatrabahuhin to. Paulit-ulit nyo lang gagawin. At kumikita na kayo ng $3.5 per hour. So, ngayon, ang tanong, bakit sila nakakapag-list ng may brand? Diba? Kasi yung iba na hindi na nagsasabi, sir, they branded dyan ah. Diba bawal yan i-list? Ang bawal i-list yung mga nagda-dropship. Pero dito sa mga brand na inililista ko, hawak nila yung product nila. So, alam ni eBay, no, meron silang mga pinapakitang mga resibo ng mga shipping, ng mga documents na pinapasa nila sa eBay, kaya na-approve sila. Ganun yun. Pero pag dropshipper ka, hihingian ka ng requirements ni eBay, wala ka maibigay, dun na baban or na sususpend yung mga account ng mga kliyente nyo. Yan, dapat ito, copy na rin natin to. Yan, sa mga hindi marunong mag-Photoshop, meron tayo dito sa channel natin. Yan. File, save as. Ay, sinave ko. Save as. Copy. Paste. And 4. Number 5. So, pag ganyan, hindi niya nakulay, so hindi na natin kukunin yan. So, meron lang tayong 4. Ngayon, ang gagawin ko, babalik ako dito sa Octiba. Dito sa images, i-upload ko dito yung photo. Dahil pag nakakuha kayo ng client, nakagaya nandito sa Octiba, gantong-ganto rin yung gagawin nyo. Parehong-pareho ng ginawa ko. So, yan. 1, 2, 3, 4. Hold nyo yung control para ma-select nyo sila. Then, upload. Yan. Pag nag-upload na siya dito sa ilalim, yan dito, i-dadan na natin siya. Tapos, ang i-click natin, yung unang magiging main photo natin. Kunyari, una kong pipicto, 1. Ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4. Tapos done. So yun, kung ano yung number 1, yun yung mauuna or magiging main photo. So dito, hindi sila nagpapa-edit ng mga picture. So pagkatapos ko sa images, na-customize ko na yung pinaka-item description or yung templates. Ngayon pupunta na ako sa ilalim. Sa price, wala siyang sinabi sa akin. Or kung mapapansin nyo, dito sa binigay niya sa akin ay walang price. At sinabi niya na huwag ko daw lagyan ng price dahil siya daw ang maglalagay ng price. So, ang instruction niya lang sa akin ay siselect ako ng template sa my favorite. Tapos, pipick ko yung art deco. Then, select. Tapos, dito ay TOS. So, hindi ko alam kung anong meaning nun. Basta yun ang instruction niya. Pagkatapos natin yan, punta na tayo sa ilalim. Hindi na natin gagalawin yan dahil nakasetup na yan. Save as new. So, ganun lang kasimple. Ayun lang gagawin nyo paulit-ulit. At saka kung titingnan nyo yung mga ipinapalist niya sa akin, sobrang dami. So, isang file pa lang to. So, ito yung pinaka parang trial ko kasi bago pa lang ako sa kanya. Pero kung makikita nyo yung sa ibang mga tutorials ko, na sumusweldo ako ng mga 7,000 to 8,000 sa isang linggo. So ito, kumuha ako ng trabaho para mapakita ulit sa inyo yung mga actual earnings na trabaho na ginagawa ko dito sa online jobs. At ito, ang isesearch nyo dito na trabaho is eBay Lister, or pwede nyo isearch yung Octiba, or pwede nyo isearch yung product listing. So dun yung makikita yan. So ngayon, nasave na natin siya, no? Yan, kung makikita nyo, na-save na natin. Yan. So, na-save na natin siya. So, nandito na siya. Yan. Ngayon, ang mangyayari, ulit-ulit. So, babalik tayo dito sa listing, create new. Listing, create new.
Tapos dito naman tayo sa susunod na items na pinasa niya. So paulit-ulit nyo lang gagawin yon. At ngayon, i-off ko muna yung time ko. So naka 20 minutes ako no, sa pagtuturo. Yan, in-off ko muna yung time ko. I-check natin ngayon yung kinita ko na kanina $1.75. So sa 20 minutes habang tinuturuan ko kayo, kumikita ako. I-check ko yung reports. Ngayon is $2.92 na siya. So sa 20 minutes kumita ako ng 1 point something, no? So kung ika-captcha niyo 'yun. So sa mga nagka-captcha diyan. So kung pag-aaralan niyo yung mga tutorials natin dito, so makikita niyo or malalaman niyo na ganito pala kumita ng totoong trabaho online. Pwede siyang full-time, pwede siyang part-time jobs. So yan. So nakapagpakita ulit ako sa inyo ng actual work earnings na ito, available na to. Pwede ko nang swelduhin tong $8.40 na to. Pero dahil maliit pa siya, ngayon lang ako nag-online jobs ulit para makapagpakita ako sa inyo ng mga actual work earnings. Sa susunod na mga video natin, magpapakita pa tayo ng iba pang mga actual work. Yan, so ganun lang po kadali yung trabaho na yon. So, paulit-ulit nyo lang gagawin. So hanggang sa susunod tutorials po natin, stay tuned lang, good luck, at huwag po natin kalimutan mag-subscribe, at maraming salamat po.